Yes, hello everyone. It's me, Mimi Jane De La Paz, and welcome back to my YouTube channel again. So for today's vlog, ay i-share ko sa inyo guys kung bakit nawala yung mga pimples ko dahil nagkaroon nga ako ng breakouts for the past 3 weeks dahil sa ginamit ko guys na rejuvenating. And nung nagkaroon ako ng breakouts, nag-try uli. So syempre, hindi ko siya hiyang tinigil ko, hindi ko na siya tinuloy. And then naghanap uli ako ng ibang rejuvenating at na nagpapasalamat ako kasi nawala yung mga pimples ko guys. So, alam nyo ba nung nagkaroon ako ng breakouts, Diyos ko, hindi palang pagaling yung iba is mayroon na namang tumutubo. Kaya in-stop ko talaga siya. Marami pa nga ang laman, itong laman. Pero hindi ko na siya tinuloy. Baka kumalat lang dun sa buong mukha ko. So, eto guys yung sinasabi ko sa inyo na Organic Skin Japan. Dito ako nagkaroon ng breakouts. So, after 1 week, okay pa naman siya. But, nung nag 2 weeks ko na siyang ginagamit, eto, 1 month na siya. Pero, nung 2 weeks, 3 weeks, up pa 1 month na siya, guys, is tumubo na yung mga pimples. So, ewan ko ba, pero nung first week ng paggamit ko, okay naman siya sa face ko. Pero, guys, nung medyo nag 2 weeks, 3 weeks na nga, magwa 1 month na, nagkaroon ako ng maraming breakouts. And then, tinigil ko siya at naghanap uli ako ng ibang rejuvenating na ginamit ko. At nagpapasalamat ako dahil dito is nawala yung mga pimples ko at yung breakouts ko, guys, is talagang nawala. So, thank you dahil hiyang ko tong product na to. And maganda po siyang gamitin. Hindi siya matapang sa mukha, mild lang siya. And mabilis yung effect niya. So, eto guys, kita nyo naman yung pangalan. Rick's Skin Sincerity. And this one, Organic Skin Japan. Mas effective, syempre, ay itong Rick's Skin Sincerity. Dito nawala yung mga pimples ko. And hindi ko na to ginamit. So, marami pa siyang laman. Tinigil ko na. So, eto yung ginagamit ko ngayon guys. Magto 2 weeks ko na rin siyang ginagamit. And kung napanood nyo guys yung first re-unboxing ko and yung unboxing ko and yung review ko about dito. So, gusto ko lang siyang about dito. And ginawan ko lang uli siya ng review kasi nga guys, maganda po siyang gamitin. Hindi nagbago yung effect niya sa akin nung after 1 week, 2 weeks na paggamit ko nitong Rick's Skin Sincerity. Unlike nitong Organic Skin Japan na after 1 week or 2 weeks ko ng paggamit is nag-breakout ako. Nag-breakout ako talaga dyan guys. So, hindi kagaya nito. Maganda siya sa face guys. And maganda siya sa mukha. And wala akong masasabi. Sobrang effective talaga niya. So, yung mga dark spot ko dito sa aking pisngi is nag-lighten. And ang masasabi ko dito ay sobrang hiyang ko. Kaya ginawan ko uli siya ng second update para i-share sa inyo guys na sobrang effective ng product na to. So, hindi ko to pinopromote guys. Gusto ko lang i-share kung ano yung naging experience ko sa paggamit ko ng product na to. So, yung first update ko, sana panoorin ninyo. And ito yung second update ko about dito sa Rick's Skin Sincerity. So guys, pinag-compare ko lang siya, itong Skin Sincerity and itong Organic Skin Japan. Kung alin ba yung mas effective at mas magandang gamitin. Syempre, para sa akin, dito nawala yung mga pimples ko at nawala yung nagka-breakouts ako dito. Dito siya nawala, dito siya natanggal. So, syempre, para sa akin, mas magandang gamitin ang Rick's Skin Sincerity. Depende din naman yan guys sa skin type natin. So, pwede namang hindi ko hiyang ang Organic Skin Japan. So, pwede namang hindi ko hiyang itong Organic Skin. So, sa inyo, baka hiyang ninyo. And ito yung hiyang ko. Compare dun sa Organic Skin Japan, ang Rick's Skin Sincerity Rejuvenating Set. So, ito guys, hanggang ngayon, ito yung ginagamit ko. And ito yung face ko dati guys. Tingnan nyo naman, sobrang dami kong pimples dyan. Bonggang-bongga na tumubo dito sa aking baba. Meron pa nga, kung nakikita nyo, may mga itim-itim pa. Hindi pa totally natatanggal. Pero at least,
natagpuan ko na yung rejuvenating na hiyang ko. Thank you, Rix Skin Sincerity, nang dahil sa'yo nawala yung mga pimples ko and nag-lighten yung mga dark spot ko sa mukha. So, yun lang guys. Maganda siya and effective siya sa akin. Sa mga gusto guys na mag-comment at gumagamit din ng Rix Skin Sincerity sa mga nakapanood ng vlog na to, mag-comment lang kayo sa baba kung okay ba sa inyo ang Rix Skin Sincerity. So, maganda po siya kasi marami naman ako nung napanood na review na maganda raw, maganda talaga siyang gamitin. Kaya maraming nag-avail na dito kasi super effective talaga niya. Sana guys, sa mga susunod ko pang mga review, magkita-kita ulit tayo. And yung Clear Balm guys, abangan nyo. So, gusto ko siyang i-try, gusto ko siyang subukan gamitin kasi nga paubos na tong Rix Skin Sincerity ko. Gusto ko siyang i-try. So, kung napanood nyo rin guys yung unboxing ko about doon, hindi ko pa siya nagagawa ng update. So, abang-abang na lang kayo. Pa-update ko kayo. So, syempre gagamitin muna natin para talaga makita natin yung effect. Gusto ko kasi guys ganun. Kaya gusto ko muna siyang gamitin kung effective ba or hindi. O, effective man o hindi, gagawa natin siya ng review para ma-share ko din sa inyo kung maganda talaga yung product. So, ganun kasi yung gusto ko. So, ayaw ko siyang gawa ng review na nanguhula-hula lang ako kung maganda ba to o ganito ba to o ano ba to. Gusto ko personal kong ma-experience kung maganda talaga yung product and then gagawan ko siya ng review para i-share sa inyo. And sana guys, nagustuhan nyo ang video na to. And don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell button para lagi kayong updated sa aking mga upcoming mga video. I love you all guys. Bye!